So yan mga kadaverkans, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Ito nga, ang bilim ata ng ano. Sabihin na naman, puro ibag na ako eh. Hindi ko mailagay ng maayos yung ring light. Pero okay lang yan. Guwapo pa rin naman. So yung pag-usapan ho natin to mga kadaverkans, itong ano, itong kakaibang mensahe ni Henyo Master. Joey De Leon, yan. At yung isa pang ano ni Henyo Master, ano, paboritong wish. Oh, at eto na, ano, yes, sa pag-alis, pag-usapan din natin to bago tayo mapunta dun sa main topic natin. Dito muna tayo sa ano, Malayolanda at Undoy. Sa layas, sa lakas ng blessing. Wow. Malakas daw ang blessing sa color room na noontime show. So, syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Kahit yung lamok, nagkakapi sa cellphone ko, oh. Sira ako. Gago pa. Paktay. So yan, punta natin to. Ito ay post ng ala, ba't iba yung napindot ko? Post ng ano, post ng TBJ Defender from Facebook. Okay, shoutout sa inyo. Yan, ito ang true. Kasi ito yung sabi ng tape, kasi unahin natin itong tape. Ayan. Ito yung sinabi, post ata po ito ng tape or ng kanilang mga tolongges na pages. Hindi talaga mawala sa kanila yung salitang tolongges, no? Wala eh, sila rin naman nagpatunay na tolongges sila. Ito, buhos pa ulan, tila inuulan daw. Nang tawag ngayon ang sales team ng Tape Inc. Dahil dagsa ang advertiser ng nice maglagay ng kanilang mga advertisement sa tunay na nangungunang noontime show sa bansa ang Colorum na Itbulaga. Colorum na noontime show pala, sorry. Na mapapanood din sa numero uno at pinakamalawak na istasyon sa bansa ang GMA Network. Ikanatuwa ng advertiser ang mga bagong pandar ng konsepto hatid ng produksyong Tape Inc. Anila, long-term at very sustainable. Wow! Ang content, napaka wholesome, napakasaya, napaka ayoko nang basahin 'yon. At napakagaling ng mga segment at host ng programa. Bumilib din sila sa natanggap nilang feedback sa kanilang consumer na viewers mismo sa programa matapos ang kanilang revelation process kung saan sinusuri nila kung saan napapanood ang consumer ang kanilang mga ad placements. Nakakatuwa ang feedback, lahat positibo about the show at walang pinipiling edad o gender ang programa. Yung pagiging wholesome talaga ng at content driven ng programa, hakot niya kahit anong socio-economic strata. Ano ba to? Hard the selling point kasi placing advertisement sa Tape Inc. Hindi limitado ang audience namin. Bukod pa dyan, kuha rin na ang kiliti ng masa. Masakit na naman yung ulo ko ah. Kuha ang kiliti ng masa. Kuha nyo nga eh. Araw-araw nyo kami binibwisit. Kuha ang kiliti ng masa sa almost
almost no 1,000 viewers. May mga ano pa rito, so hindi na natin babasahin ito. Dito tayo sa sinabi ng mga tropa pitch natin, no. Sabi dito, yes, nung pag-alis ng TVJ and Legit Dabber Cuts na wash out ang naiwan sa EPT, malabag yung Yolanda at undoy nang lumipat pa. Lumipat ang totoong Itbulaga sa TV5. Maraming blessing ang dumating sa kanila. Una, sa paglipat nila sa TV5, nagkaroon sila ng replay sa Buko Channel. Nakapag-Lunes. Kapag Lunes ay 4 p.m. to 7 p.m. at Martes hanggang Sabado 4 p.m. hanggang 6:30 p.m. Pangalawa, sa paglipat nila sa TV5, nakuha na nila ang trademark na Itbulaga at soon magagamit na din nila. Lastly, ang pagbabalik nila sa kanilang unang tahanang ang RPN9 tuwing Sabado, di sila aalis sa TV5, ha? So ito, malayo Landa daw. Sayin natin yung mga comment ng mga netizen. May mga Dabber Cuts natin, masayin natin. Malabong mangyari yan kasi ang showtime ay sa ABS-CBN at same sa TFC. If magkaroon ng agreement between TV5 at ABS-CBN to broadcast, kaso may collaboration ng ABS-CBN at GMA, kaya malabo. Okay? Hindi natin masabit, ah. Hindi natin masasabi. Tandaan nyo, mas open na ngayon ang ABS-CBN sa lahat simula nung nawala si ang franchise nila, at yung sinasabi ni Joey na love niya ang ABS-CBN, malalim na ibig sabihin yun. Totoo po yan. Alam nyo, ang isang henyo master kapag nagbitaw ng salita yan, parang kakabahan ka na, eh. Parang may ibig sabihin lagi talaga. Yung pagkakasabi ni henyo master na love niya ang ABS-CBN, double meaning ho yun. Pero hindi alam ng iba yan, no. Tutusin kami, alam na nga namin yun. Kaso, sabi ko nga sa inyo, nirerespeto namin sila, kaya hinayaan namin na sila muna yung unang maglabas ng balita bago muna. Ganon, yun yung respeto na tinatawag. Hindi naman kami katulad ng kabila na nalaman lang nila dun sa kanila studio, report agad. Wala naman na nun. Useless. Ay. So ito, oo nga naman, di nila feeling. Ano to? Oo nga naman, di nilang feeling. Feel na feel sa blessing. Tama po, naging blessing talaga ang Tito Big and Joey sa paglipat sa TV5. Marunong makisama at pamilya touring sa lahat ng trabador. At Dabber Cuts, mabuhay po TBJ. Pag mabait ang tao, hindi na pinapabayaan ng Diyos, dadami pa ang blessing ibibigay niya. Mabuhay ang Itbulaga ng TBJ. God bless you. Oh, diba? Tutusin marami ito, eh. Wait lang, dito tayo sa taas. I-all ano natin, all comments. Yan. Ayun. Oh, sabi ni Alan, yes, tape Itbulaga lang talaga sa kalam. Mawawala ang TBJ fake Bulaga, pero ang tape Bulaga nasa alaala. Ano, nananaginip ka ba, Alan? Nananaginip ba si Alan? Oh. Hindi daw mawawala ang tape Bulaga sa alaala. Malamang, hindi talaga. Nakatatak na sa utak namin yung pangbabastos nila sa Tito Vic and Joey. Hindi talaga mawawala yun, ha? Maya naman sana ang sumulat ng headlines, dinamay pa ang Undoy at Yolanda. Hindi ba niya alam ang daming namatay at naging biktima? Bakit ano, kahit naman ito, ah. Ewan ko, anong klaseng katangahan to, Michael Paka? Ang usapan dito is noontime show. Oo, andun tayo sa point na ginamit ang pangalang Yolanda at Undoy. So hindi naman pinopoint po doon na
sa kahit sa kahit maraming namatay sa Yolanda, bumuo isang blessing sa ganito sa ganyan. Isang ayusin niyo yung ano niyo. Ayusin niyo yung mga comment niyo, basta may comment lang kayo. So, more blessing to come. Para tsaka maraming gumagamit ng word na Yolanda at Ondoy, ano baka naman kayo? Sabi ko yung bitter. So, dapat nga, pasalamat pa sana kayo sa Tito Vic and Joey kasi kung hindi dahil sa kanila, wala kayo dyan sa sitwasyon nyo. Sayang kayo kasi nagagamit kayo ng taong mapanlin lang na inakala nyo sila ang tama pero wala namang mapatunayan, di ba? Kayo nahihiya sa mga pinaggagawa nyo. Nabawi ng tunay ang siyang may-ari ng titulo ang TBJ. Magkaroon naman sana kayo ng delikadesa. Sabi ni Sir Joji. Uy, ang ganda nung sinabi ni Sir Joji pero masakit sa defiance yun. Pinapalagan kasi ng Tito Vic and Joey yung mga taong malaki ang ambag sa Itbulaga like Raisa at Maine. Na gusto palitan ng Tape INC kaya sila umalis at lumipat sa TV5. At saka naman, hindi talaga natin may tatanggi yung naging blessing ng Tito Vic and Joey nung nandun na sila sa TV5. Kuno na nagkaroon sila ng sarili nilang production. Ito lang ah, may isip nyo, bakit nung mga panahon na nandun ang Tito Vic and Joey sa Tape INC, bakit hindi malang inopera ng Tape INC ang TBJ na magkaroon sila ng sariling production? Kung isipin nyo maigi, matagal ko na rin iniisip to eh. Sabi ko, sa almost 20 years, 28 years, kasi 28 years sila dun, diba, sa GMA. Sa Tape INC. So, ay tama ba? Oo nga, no? Hindi, baka masigit pa. Baka nagkakamali ako, comment nyo lang yun. So, isipin nyo maigi, bakit hindi man lang inopera ng Tape INC ang Tito Vic and Joey na magkaroon sila ng sariling production? Hindi ba alam ko matagal lang naiisip ng Tito Vic and Joey yan na magkaroon sila ng sariling production. Ngayon, ang tanong dito, bakit hindi man lang sinang ayunan o hindi man lang nagsuggest ang Tape INC bilang kaibigan talaga nila, di ba? Kung tinuturing talaga silang kaibigan simula noon, eh baka noon pa lang trabador na talaga ang tingin sa kanila. Hindi mo lang sila sinabihan na TBJ, total matagal na rin naman tayong gusto nyo magkaroon kayo ng sarili nyong production. Kasi may na kayo eh, may sarili na kayong pundasyon. Tutusin na tapos na rin kami sa inyo, gawa ng malaki-laki na rin yung kinita namin sa inyo. O pwede naman maging yung production nyo na TBJ at yung Tape INC, pwede naman maging magka-show yan, diba? Pero bakit, nakapag-isip lang ako na malaking katanungan din sa akin, bakit hindi nila sinabi? Bakit wala man lang silang suggestion na gano'n? Oo, no? Nakakapagtaka mga cadaver cats, no? Kasi isipin nyo, tagal-tagal. Tingnan nyo ha, sa TV5, pagsalang na pagsalang ng Tito Vic and Joey, may TBJ production na. May TBJ production na. Samantalang, sa GMA or sa Tape INC, wala man lang... Parang hindi ata sila natanong doon na magtayo na kayo ng sarili niyong production. Bagay, wala tayong magagawa kung talagang baka noon pa naman talaga planado na itong ganito ng Tape INC na balang araw mapapasa atin niyang titulong Itbulaga na yan. Kasi tayo yung nag-finance. Hindi nga nagkamali. Nangyayari ngayon, di ba? Ay, malay nyo, talagang planado na talaga nila to. Kasi mapapaisip ko eh, bakit walang bakit hindi mo lang sila inalok na, wait, magkaroon naman maggumawa kayo ng sarili nyong production, hindi habang buhay nandito kayo sa amin. Diba? Napakong talagang tropa ka. Ay, bakit ang TV5, pagpasok ng Tito Vic and Joey sa TV5, may production na agad sila.
Bakit sa Taypay NC hindi nila naisip 'yan? Bakit hindi nila 'yun pera ng TBJ? O baka tumatakbo nga tayo sa dalawang kwento, sa dalawang katanungan. Na baka sinadjust na rin ng Tito Vic and Joey na magkaroon sila ng sariling production, pero ayaw ng Taypay NC. Pwede din naman na hindi rin naman din sila inoopera ng Taypay NC na magkaroon sila ng sariling production. Bakit, no? Nakapagtaka lang. Masakit nga nito. Diba? Nakita naman na natin lahat na nangyari. Lahat ng segment, lahat ng mga sumikat na segment, naka-register sa tape. Dahil sila daw ang financer. Wala namang tutusin. Ito pa, alam nyo, grabe talaga impact ng Tito Vic and Joey dito sa Pilipinas. SB19, nagkaroon ng issue about trademark. Shackle, nagkaroon ng Shackle. Nagkaroon din sila ng issue about trademark, kung sino ang magmamayari ng title o ng pangalan ng kanilang banda na Shackle. Ganon din sa SB19. At ang dami pa. Grabe talaga yung impact ng Tito Vic and Joey na nagawa dito sa Pilipinas, no? Parang the big one, eh. So yan, mapunta na tayo dito sa sinabi ni... Ito muna pala. Ano ba to? Wait lang, check ko lang to. Ano ba tong isa na post na to? Ito pala. Bali... Wait lang, ha? Naglo-loading tayo, mga cadaver cats. So ito na nga, isa sa mga good news. Ito, naano ko na rin to. Naitampok ko na rin to sa ibang mga vloggers, mga vlog ko. No. EAT PBA sa wakas sa CNN Pilipinas. Oh, nagkasundo ang ito, good news din to, ha. Ang daming good news, no? Sana all, yung iba diyan siguro napapasana all na lang. Nagkasundo ang TV5 sa bagong programming agreement sa Nine Media Corporation, NMC, na layong palawakin at palakasin ng bilang ng kanilang nanonood sa buong bansa. Ang Nine Media Corporation ay dating subsidizer ng Solar Entertainment Corporation ng pamilyang Tieng, at ngayon ay pagmamay-ari na ng ALC Group of Companies. Ayon kay Goido Sabalero, President at CEO ng TV5, ang tandem ng dalawang kumpanya ay bilang tugon sa vision ni Chairman Manny B. Pangilinan na makalikha ng dekalibreng content sa mga manonood kasabay ng pagsanib. This drives our commitment to constantly deliver the best content that Filipinos love to as many homes possibly. Dahil sa partnership, mapapanood na sa CNN Philippines tuwing weekend ang Philippine Basketball Association PBA Season 48 Commissioner Cup at ang EAT simula sa Enero 6. Ay, grabe yun. Tingnan nyo lang ha kung gano'y yung sasabihin. Kayo pa yung may pangapaunduy-unduy pa kayo dyan. May mga paunduy-unduy pa sila, no? Bala Undoy at Yolanda ang advertisement, di ba? Undoy at Yolanda ang advertisement namin dito. Pero kahit walang nanonood, ito nga, magtataka ka, walang nanonood sa kanilang noontime show. Bakit nadami yung advertisement? Bakit nadami yung sponsor? Saan, ano mapapala ng mga businessman at mga business
sa isang noontime show na wala namang nanonood pero nag-i-sponsor sila. Para saan? Ngayon lang ata ako nakakita ng mga tulungis na businessman. Parang posible, hindi ako makapaniwala. So yun, mapunta na tayo dito. Ito pala, ito muna, bisitahin po lang natin to. Ibinagi ni Pauline Luna sa kanyang post ang kanilang Christmas ni Bossing Big Soto with Tali. Pauline Luna, pinasilip sa tweet photo kasama si Tali and Big Soto. Yan. Ibinagi ni Pauline Luna ang sweet photo habang kasama si Big Soto at kanilang anak na si Tali ngayong Pasko. May kita sa Instagram post na hawak pa ni Pauline Luna ang kanyang tiyan habang si Tali naman ay todo ngiti. Ang cute naman ni Tali. Ano kaya ang anak ni... Ay, babae ulit pala, no? No, babae ulit, no? Yung anak ni... Yung ano, yung pangalawa nilang anak ko. So, yun, no? Hirayin niya. Talagang kung sa blessing lang, eh, sunod-sunod ang blessing sa... Ano, sa Tito Vic and Joey, no? So, eto na. Eto na. Dito na tayo. Ito na yung pinaka-main event natin. Yan, naka-screen recorder dyan, ha? Humirit. Humirit si Joey De Leon sa Tape INC dahil sa patuloy pa ring paggamit nito ng pangalang Itbulaga. Kahit kinansilan na ng intellectual pa property office ang kanilang trademark. Okay, basahin natin. Ito yung post ni Henyo Master. Ang wish ko ngayong Pasko, sana magbago na ng title yung ibang show. Ang daming i-wish nyo, no? Akala ko magsha-shutdown na Henyo Master eh. Akala ko wish mo Henyo Master sana mag-shutdown na yung kabilang show. De, hindi naman ganun ng Tito Vic and Joey, lalo si Henyo Master. So tingnan natin yung ano, tingnan natin yung pinaka-pulist eh. Pula na ng Abante News. Christmas wish ni Joey De Leon, magbabago na ang title ng ibang show. Natatawa talaga ako dun, no? Sa dami-daming wish ni ano, bakit yung ano pa, bakit yung title. Oh. Alam nyo, hindi ano yun ng Tape INC. Wala, may pagmatigasan pa rin yan. Ang mga mayayaman kasi yung mga cadaver gods, lalo't may mga taong mga mapera, ganyan, bibihirang magpatalo yung mga yan. Una-una ayaw nila mapahiya. Ayan, isa yan sa mga ano, tsaka ang mga halusos, hindi talaga tumatanggap ng pagkatalo yan. Simula pa naman dati hanggang nga dun sa lugar nila, hindi nga sila tumatanggap ng pagkatalo eh. Ipaglalaban nila yan kahit magmukha silang timang. Diba? Yung issue ni Jan Halusos, yung about dun sa pagkatalo ba yun? Ba't ano nangyari? Diba pinaglalaban pa rin nila kahit talo na sila? Okay, sa trademark, ganun din ginagawa nila. Kaya hindi na rin bago sa atin yan eh. Okay, basahin na natin to. May paboritong wish ngayong Pasko ang tinaguriang Henyo Master na si Joey De Leon. Siyempre, maligayang Pasko rin sa lahat. Ang wish ko ngayong Pasko, sana magbago na ng title yung ibang show. Nyek, joke lang. Si ni Joey. Healthy 24 to all. Dagdag pa niya. Kamakailan na pa, pinabura ng Intellectual Property Office o IPO sina Tito Big and Tito Soto, Big Soto and Joey sa trademark registration ng pangalan na Itbulaga o EB. Sa kabila nito ay patuloy raw ng producer ng tape ang pangalang Itbulaga habang gumugulong ang kanilang apela sa naging desisyon. So tingnan natin yung mga comment dito ng mga netizen. Tingnan natin yung mga comment. Sa inyo po talaga ang Itbulaga, Master Henyo. That's true.
Papalitan nila ng name, The Pepsi Show. O, ayan na naman si Pepsi, nabuhay na naman. Eh, siyempre, pinotaktisyan ng mga dabber kids. It's showtime. Tape na daw po, idol. May point dahil kinansila na ang trademark ng tape. Ayun, si dapat sumunod sila sa batas. Wala ngang batas-batas sa tisa, tape ayan. Sino ba kayo? Nagpaparinig ka ba? Ang wish ko ngayong Pasko ay mamahagi. Mamahinga na siya. Mamahinga ka na, Lolo, Joey. Ay, grabe to, oh. Grabe to. Okay. May nakita tayong mapag-tripan na mamahinga pala. Oh, sa lahat ng viewers diyan, eto, ano, Andoy, idagdag nyo to dun sa ano nyo, kakasuhan nyo ng sa NBA ng cyber. Eto. Ang wish ko ngayong Pasko ay mamahinga ka na, Lolo Joey, huwag sa Kim. Marami pang mas bata at magagaling na host, pagbigyan naman ng iba. Tsaka, sobra boring na kayo, Lolo Joey, bigyan naman ng pahinga ang sarili, hindi nadadala ang pera sa hukay. Okay? Bago tayo mapunta dyan sa mismong account ni Joselito Vista, sana hindi ka dummy account, ha? Kasi hindi ako buibilib sa mga tao nagtatago sa saya ng ina nila. Ano? Una-una about sa mamamahinga. Mamahinga, eh baka mas mauna ka pa. Pangalawa, sa sinasabi mong sakim, no, paano mo napatunayan na sakim ang Tito Vic and Joey? Eh, sa totoo nga lang, ay ang mas sakim yung mga dating kaibigan nila. Tsaka pagbibigyan ng ibang host, bakit? Ang dami-daming network, pwede naman sila magtayo ng noontime show. At kailan ba pinanalangin ng Tito Vic and Joey na mawalan sila ng show? Kailan ba sinabi ng Tito Vic and Joey na tanggalin yung show nila? Title lang ang kinukuha, hindi ang show. Sa kanila yung show, sa amin ang title. Okay, punta tayo sa Facebook mo. Okay, eto pala. So, naka-private. Naka-private ang loko, no? So, pati picture, hindi natin may kita. Kaya pala malupit. Kaya pala ang angas mo, eh. Kasi, ano, naka-private ka pala. So, ang pangalan niya ay Joselito Vista from Alibin Rabigs. Parang diskumpiyado din ako dito, ah. Oo. Salamat ka, hindi ko ma-add friend muna natin. I-add friend natin. Try lang natin. Request. Tatandaan ko yung sinabi mo, ah. Screenshot muna natin yan. Okay. Ito sinabi niya, oh. Oh, screenshot natin yan. Okay. Yan, ah. Mamahinga. Pinapanalangin niya po na ngayong Pasko ay si Henyo Master ay pinapanalangin niyang mamahinga na. Lupit, no? Okay, Joselito. Joselito Vista, sana hindi ka dami account, ha. Hahanap, pagpupuyatan kita ng buong magdamag. Makita lang kung saan ka nakatira. Kung hindi kayo makamove on kay Pepsi Paloma, hindi pa rin nakakamove on ang mga tao sa ginawa niyong kahalayan. Tama. O, eto pa. Nako, Joey. Ganyan na lang, lagi puro dada. Okay, eto, si Romel Bionesta. Punta natin si Romel Bionesta. Tingnan natin niya yung profile. Tuta ng gwapo. Napamura ako sa kagwapuhan mong hayop ka. Oh, ay grabe. Grabe naman yung ano. Puro daw dada si Henyo Master. Kung si Henyo Master puro dada, ikaw naman, sa wala kang dada, parang wala ka ding ligo. Yung mo, ultimong mag-ahit ka, oh. Di mo magawa. Oh,
Naglagay, oh, kita mo, kabastos mo. Papakita ka ng bulbul sa camera, oh. Oh. Ang bastos, ha. Tingnan mo, may uban-uban na yan. Ah, long hair, ha, long hair. Puro pala dada, ha. Kami pa talaga yung ano mo, ha. Sabi ko sa inyo, wag ang TVJ. Oh, puro dada. Okay, yan, oh. Puro dada, oh. Nakita nyo, ha. Hit bulagta na daw, papalit next year. Wait ka lang daw. Ayan, sabi ni Joseph. Okay. Mangyayari naman, after January, wise pwede nakasuhan. Magbago ka na, sobra na pagkahenyo mo. Wala ka nang kinatandaan. Sabi ni Marco Antonio Santos Briones. Okay, yan ang gustong-gusto ko. Lumalaban. In relationship ka pa. Gusto mo sirahin ko yung relationship mo. Asan kaya si Marco dito? Ay, puro dami account ata ito eh. Oo, oh, parang dami account. Iba yung ano, lalaki diba? Marco Antonio. Wala. Nagtatago sa picture ng mga kapatid niya. Bakla ang hinayupak. Hirap humirit sa makapal ang muka. Sabi ni Bruhang Malupit. Sa inyo, tawag sa show ninyo, The Merenda Show. Sa kabila, The Pepsi Show. Okay na. Sabi ni Clarita Alog Mangi. Sige. Clarita, oh. Nagtago sa picture ng kanyang apo, anak ng timang. Oh, Coronado South Cotabato. Tingnan natin. Bata yung naka-profile eh. Eh, minsan nagtataka ako sa mga ibang mga basher. Oo, bakit ano kaya no? Yung nang babas sila, tapos ang naka-profile kundi yung anak, yung apo. Oo, nakakaano lang na yung, alam mo yun, yung mga, sana isipin nila bago sila mag-bash. Ilagay nila yung picture nila dyan sa mismong account nila. Hindi yung mga apo nila. Diba? Ano yun? Sinasangkalan nyo yung mga kamag-anak nyo? Yung pamilya nyo yung sinasangkalan nyo? Wish ko ngayong Pasko, sana yung mga asawa tapat at hindi nangiiwan. Nakrumputo. O kapalmox talaga yung tipa yan sina. Real talk, ang ingay ng gurang na to. O, sabi ni Marjun M. Beldad. Ito yung gustong-gusto ko. Tingnan natin naman. Ay, grabe naman. Oo, gurang. Malapit ka na din, sir, ah. Malapit ka na din sa sinasabi mong gurang. Tingnan mo, ang taas na ng hairline mo. Oo, malapit ka na din, sir. Oo, Marjun M. Beldad. Tingnan natin yung ibang photos ni sir. Oh, tingnan mo, gigil ka na, oh. Konti na lang, mga 2 years na lang, panot ka na. Oh. Oh, happy birthday, Kuya Marjun. Ah, Marjun talaga pangalan niya pala. Oh, ninal natin. Ang tangina, parang ano, nag-post ba? Sa hagdanan, may mga, oh, para sa hagdan na lang, nag-picture pa. Ang ganda nga ng view, ang pangit naman ang nakaupo. Laitan pala, ha? Oh, PBing, oh. Ay, gwapo daw siya. Oh, ay, gwapo sa sarili ang hayat. Okay. Puro mga one love to. Okay, pahalapan. Ang alaman, ang gaganda tignan. Ang mukha mo, hindi. Oh, laitan pala. Gusto mong gago ka, ha? Pagbibigyan kita. Gurang pala, ha? Asa na? Ba't loading? Anak ng putik na yun. Pati Facebook mo, loading eh. Oh. So yun, mga kadaver cards, hindi na natin pagpapatulan nga itong mga basher na to. Pero yung isa, hanapin ko mamaya yun, pagpupuyatang kita. Misa nakapagtaka rin yung mga followers, mga supporters ng kabila. No, mga kadaver cards. Kasi, biruin mo, kapag hindi nila kinakaya yung inis, yung galit sa Tito Vic and Joey, palagi nilang ginagawa yung, sana mamatay ka na. Mamahinga ka na dahil matanda ka na. Yung ganun, no? Oh, ano sila, hindi nila kaya makipagbabagan.
Ngayon ang napapansin ko sa mga kalaban natin, sa mga kalaban na mga supporters, hindi nila kayang makipagbabagan. Hindi nila kayang makipagsuwagan, makipagsungayan, makipagutakan. Utak sa utak, hindi rin nila kaya dahil wala naman sila nun. Papugian, wala din. wala. Kahit anong debate, hindi nila kaya. Ang pinakamatindi nilang debate, ang pinakamatinding nila ng pangbara, yung lagi nilang binabanggit, yung Pepsi, yung mamatay na sana, yung sa ginagawa na nila ng ano, ginagawa na nila ng mga puntod, ang Tito Big and Joey. Yun lang yung pinakaano. Yung mga ganong ano, mga ganong estilo, wala yun eh. Pang ano lang yun eh. Yung mga tao na yung parang hinugot sa sinungunang panahon. Yung tipong walang muang, walang alam sa mundo, walang iba na sa isip kundi mamatay na ito ganyan. Baka panalangin nyo sa Tito Vic and Joey na mamatay na. Baka umabot ng 150 years old yan. Sa totoo lang, kasi may kasabihan yung mga matatanda, di ba? Sa oras na ang tao, ipinapanalangin mong mamatay, yun pa daw yung pinakamakunat mamatay. Baka mga mag 200 years old yan, mag-asawa na si Tali, na maabutan pa ni Bossing Big Soto yung apo ni Tali, ha? Kakapanalangin nyo. Mahirap yan, kakapanalangin nyo. So yun, mga Dabberkids, ano masasabi nyo dito sa mga napag-usapan natin? Hindi na tayo napunta dun sa mismong topic na hiling ni Henyo Master. Buisit kasi yung nag-comment. Pero saan ka nakakita? Sa ngayong Pasko, pinanalangin mo na mawala na yung tao. Buisit ang putik. Alam nyo na, ano yun? Malas yun. Mamalasing kayo sa buhay nyo sa ginagawa nyo yan. Tingnan nyo kahit anong sikap nyo sa buhay, kahit anong pagtitipid nyo, andun pa rin kayo. Dahil sa ganyang mindset, sa ganyang strategy nyo sa buhay, pero nyo, saan ka nakita na nanalangin ka na mamatay na yung isang tao? Walang-wala talaga eh, no? So yung mga Dabberkids, hanggang dito na lang yung video natin. Ano magiging komento nyo sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye. Sila ang TBJ, TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang Defenders na laging nasa likuran. JD ba?